Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyo lahat. Bali, ito nga, panibagong umaga na naman. May lakad tayo ngayon mga pare ko. Pupunta tayo ng, ano, ng Batangas. Kasi nayaya ako ng, ano, ng tropa na pumunta doon. May kasama siyang mga, ano, mga kaibigan din niya. Parang hinila niya lang ba ako na ano, para mayaya. Kaya yun, pupunta tayo ng Batangas, magsiswimming tayo. At sana ano, maganda yung mapuntahan nating beach para ma-enjoy natin. Ito mga pare ko, samahan niyo ako. Pare ko, ngayon nandito na kami, nakarating na kami sa wakas. Bali, bibigyan kami ni ate ngayon ng instruction ng mga dapat gawin para ano, para sa pa na kailangan naming sundin sa pagpunta doon sa ano, sa dagat. Pero ngayon ano, kumuha muna sila ng ano, ng titira ng tutuluyan ng cottage. Kaya ito mga pare ko, itingnan natin. Yung ating lifeguard yung floating cottage para makasakay na kayo. Ano po? Yun po ay hinahatak ng ating motorboat para madala kayo sa apat na destinations. Yun po yung ating sandbar, Little Boracay, Starfish Sanctuary, saka po yung ating snorkeling area. Pero yung ating pong snorkeling area is optional. Kasi po, kapag malakas ang hangin, bawal po tayong pumunta doon kasi risky po yun para sa inyo. Ano po? Then, bago po tayo umalis ng tabing dagat, be sure po na nakasuot na yung lahat ng life vests ninyo. Opo. May pang matanda po, may pang bata. Pili na lang po kayo doon, dito na po sa kwarto ng ating mga floating cottages. Then yung ating pong balsa, habang hinihila po siya ng ating boatman, ng motorboat, bawal po na mag-akyat baba doon sa hagdanan ng ating balsa kasi meron po siyang viewing deck sa taas. Then bawal din po kung kayo po lahat i-akyat sa taas, huwag naman pong sabay-sabay. Ano po? Kasi medyo baka po mahirapan din na matimbang. Ano po? So, kapag po dinala tayo sa ating first destination, wait po muna natin si lifeguard na maitali niya si floating cottage para po makastable yung balsa ninyo. Huwag po agad tayong tatalon sa mga sides pag nakita po na maganda ang tubig, masarap mag-talon-talon agad. Huwag po agad ganun, hahintayin po muna natin yung signal ng ating lifeguard pag pwede na po tayong bumaba. Then yung paglipat-lipat niyo po sa apat na destinations, naka-depend po yan kay ating lifeguard and boatman kasi mas alam po nila yung low tide and high tide. So, sila na po ang bahala doon. Pwede niyo naman po silang i-approach. Pag, let's say, sawa na kayo sa sandbar, approach niyo sila Kuya Michael, si Kuya Gerald, yung kausap niyo kanina. Sabihin niyo po kung pwede na kayong lumipat na. So, sila naman po i-approach sa kayo. Susundin naman nila pag pwede na po. Then kapag kumain po tayo, meron tayong mga basurahan doon. Pwede naman po kita po na lang sa mga sako. Ano po? Then, isa pa po pala, wala po kasi si yung floating cottages namin. Since hindi talaga kami payagan ng LGU na magpagawa po. So dito na lang po, bago po tayo umalis, mag-CR po muna tayo. Okay. Pero ang option naman po doon, kapag nasa gitna na kayo ng dagat at talagang may tawag ng kaligtasan, pwede naman po mag-approach kayo kay Kuya Lifeguard, sabihin niyo po na very necessary. Ang gagawin po niya, tatawagin niya si boatman para natin kayo pabalik. Motorboat na lang po ang gagamitin, hindi na po yung floating para mas mabilis po. May CR din naman po mismo dito sa tabing dahil. May mabibilang din bang mga ano? May mga nagsisinta po dito sa gitna lang na. Pero medyo mga nakamitin. Siyempre nasa gitna lang po kasi. Meron din dito yung mga yellow lang sa pangalit. So ito nga mga pare kayo, pupunta na kami doon sa ano, sa aming papaliguan. Hindi pa talaga makikita dito yung ano mga pare kayo, yung dagat. Maglalakad pa rin ng mga 2 to 3 minutes bago marating yun. Kaya ito, puntahan natin mga pare kayo.
Galing oh, may mga cottage sa dagat. Yung pala yun. Ang galing. Ayan, may mga nagtitinda rin dito. Mga goggles na pwedeng gamitin kung gustong mag-goggles. Ayan. Ayan oh, mga floating cottage guys. Ang ganda. All of it. Ayan ito mga pare ko, titingnan na namin yung cottage na ano, pupunta na kami. Alright, alright. Mga pare ko, titingnan natin. Uy, may life vest jacket pa. Oh. Wow. Ito, ganda naman. Sir. Thank you po. Yan, ito lang po talaga pangit, pero pagdating doon, maganda na. Ah, doon po, sa ano na yan? Oh, sa gitna ng dagat. Sandbar. Yun. Wow, okay, ito ang aming ano. Sir, ito, itong ano na to, ganito lang muna siya, pero pag nakarating tayo doon, mas maganda siya. Ano, ito, ito sir, ano, docking area lang po talaga para dahil lang siya ng motorboat at saka bangka, hindi talaga siya pwedeng paliguan. At kaya pupunta pa tayo doon. Hihilahin po ito ng bangka papunta doon sa sandbar. Wow, exciting yun mga pare. Kita nyo naman, hihilahin pa daw ng bangka. O salamat po, kuya. Thank you po, thank you. Tingnan ko na muna itong aming sakyan. Yun, dinig nyo mga pare ko, hihilahin pa daw tayo ng bangka bago ito makarating doon. Kasi, pa? Apo. Kasi mas maganda daw yung ano, yung view doon, white sand pa, kaya ito, tingnan natin mga pare ko, exciting ang mangyayaring to. Yo mga pare ko, exciting to, ito nga, at hihilahin na kami nung ano, nung bangka, saan ba yun, no? At tingnan mga pare ko, papakita ko sa inyo, nagalaw na mga aming cottage. Ewan ko kung ilang minuto ito makakarating doon sa sinasabi nila na ano, sa sinasabi nila na magandang view, pero exciting, ito, tingnan natin mga pare ko.